Shoutout tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel. Sa ating bago kay Edwin Villaverde, maraming salamat idol. Shoutout din kay idol Marvin Maliveran, kay idol Sweet Joy, kay Queen Jison Jison, idol Rick Quijano, kay Matt Vlog Blind Green TV, sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga OFW sa buong mundo, sa mga beaker, mabuhay po kayong mga idol. Pakisuporta din ang channel ng aking kapatid, ang Platandaan. Simula na po natin ang ating bagong kwento. Isang 96 years old na itong si Lolo Maxi. Nag-iisa na ito sa buhay at sa paninirahan sa kanyang kubo. Ilang taon na siyang nakatira sa bukirin ng Kang Alwang. Pakisuport na din ang channel ng aking kapatid, ang Platandaan. Ang pagtatanim ng mga gulay at ang pag-aalaga ng mga manok. Sa kabila ng edad nito na 96 years old, kakaiba pa rin ang liksi ng katawan nitong si Lolo Maxi. Kung tutuusin, mas malakas pa nga ito tingnan kumpara doon sa mga matatanda na nasa patag na ang mga edad nasa 60 hanggang 70 pa lamang. Dahil ito sa tanga nitong si Lolo Maxi na isang mutya. Ito ang nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas ng katawan sa kabila ng kanyang katandaan. 20 taon na ang mga nakalipas simula nang mapadpad sa lugar na ito itong si Lolo Maxi. Dati, isang tinitingalang tao ang matanda doon sa bayan. Masasabing mayaman itong si Lolo Maxi noong unang mga panahon. Malaki ang bahay, maraming mga negosyo, at buo masaya ang kanyang pamilya. Ngunit nga, sa kanyang pagiging mananabong, imbis na aasinso pa ang kanyang buhay at magkakapira, sunod-sunod ang mga kamalasan sa kanyang buhay. Nalulugi ang kanyang mga negosyo, natatalo sunod-sunod doon sa sabungan. Nagiging sakim din itong si Lolo Maxi sa mga panahon na iyon na pira ang kanyang ginawang Panginoon. Kaya umalis nga sa kanilang bahay ang dalawa niyang mga anak, isang lalaki at isang babae. At simula sa mga araw na iyon, wala na siyang narinig pa na balita. Huli na din ang lahat nang mapag-alaman itong si Lolo Maxi na trinaydor siya ng kanyang itinuring na anak at pinagkakatiwalaan na humawak sa kanyang mga negosyo. Itong si Mara at ang kapatid nitong si Apollo. Nang makauwi kasi ang matanda doon sa kanilang probinsya sa Lite, malayo nila itong kamag-anak na humingi sa kanila ng tulong para magkakaroon ng mga trabaho. Naawa itong si Lolo Maxi dahil nga sa sobrang hirap ng mga ito at kamag-anak din naman nila. Tinulungan ito ng matanda, dinala doon sa kanilang isla, inaalagaan, tinuruan sa mga dapat na mga gagawin hanggang sa pagkatiwalaan na niya ang dalawa kaysa sa kanyang dalawang mga anak. Ang magkapatid na Apollo at Mara ay lihim siyang tinatrabaho ng ilang taon. Wala ding kaalam-alam itong si Lolo Maxi na ang dalawang ito may kaalaman din pala sa kadiliman. Magaling naman lalason ang mga ito, kaya pala mayroong mga namamatay sa kanyang mga tauhan na pinagkakatiwalaan niya sa iba niyang mga negosyo. Ang magkapatid pala na ito ang nagtatrabaho. Sa kasalukuyan, itong si Apollo na ngayon ang isa sa mga mayayaman doon sa bayan ng Kang Alwang at isa sa mga nirerespeto na sabungero. Marami na itong mga naipatayong mga negosyo, kabilang na ang mga ilegal na mga negosyo at ang pagiging sabungero. 3 malalaking arena na ngayon ang hawak nito at pagmamay-ari, at dito ginaganap ang mga malalaking mga pasabong. Habang itong si Amara naman ang nagmamay-ari na rin ng mga malalaking mga bahay at ilang negosyo.
Mas lumago ang pirang ninakaw nila kay Lolo Maxi dahil na rin sa kaalaman ng dalawa sa panlalason. Lahat ng mga kumakalaban sa kanila ay namamatay na lamang na walang nakakaalam kung ano ang tunay na dahilan. Sa mga pagkakataon ngayon, muling nanumbalik ang mga tangan na kaalaman at kakayahan nitong si Lolo Maxi. Naglaho kasi ang mga ito noon at iniwan siya ng kanyang mga gabay dahil nga sa malaking ipinagbago ng kanyang ugali at nalulong ito sa masasamang gawain. Ngunit matagal ng panahon na pinagsisihan iyon ni Lolo Maxi. Ngayon, muling nakamtanan niya ang mga kaalaman at kakayahan sa mga orasyon. Bukod pa sa kanyang tangan na mutya, bumalik na din ang kanyang gabay at gamit ito ngayon ni Lolo Maxi para protektahan ang kanyang sarili laban sa mga masasamang mga inkanto at mga lamang lupa na kasama niyang naninirahan sa gubat ng Kang Alwang. Matagal na din siyang tumigil sa pananabong. Isinumpa na niya ang pananabong dahil ito ang nagiging dahilan ng lahat ng kanyang pagbulusok pababa. Isang araw, nagpunta ng patag itong si Lolo Maxi. May kakilala kasi siya sa patag at kaibigan na gumagawa ng mga itak. May ipinagawang itak itong si Lolo Maxi na galing sa tanso. Ilang linggo na kasing may mga naramdaman na kakaibang mga pwersa ito na umaaligid sa kanyang kubo. At alam niyang hindi ito galing sa mga pwersa ng mga inkanto. Sigurado siyang galing ang mga ito sa mga nilalang na mga aswang. Kaya bukod sa kanyang mga tangan at kaalaman, kailangan niya ng isang armas na agad na makakapatay sa mga ito. Kaya nagpagawa siya ng itak doon sa patag. Ngayong araw kasi ang kanilang usapan na pwede na niyang makuha iyon. Binaybay ni Lolo Maxi ang daanan doon sa kakahuyan pababa ng patag. Makalipas ang mahigit sa isang oras, narating na niya ang patag. Binaybay na niya sa kasalukuyan ang gilid ng palayan papunta doon sa bahay nila ni Usting, ang kanyang kaibigan. Ngunit doon sa unahan, may nakita siyang tatlong lalaking naglalakad na may bitbit na mga panabong. Kaya agad na natiyak ni Lolo Maxi na mga sabungiro ang mga ito. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, mayroong dalawang sasakyan ang papunta sa kinaroroonan ng tatlong mga sabungiro. May daanan kasi ng sasakyan ang unahan ng palayan na maaaring daanan papunta doon sa pinakasintro ng lugar. Pumarada ang dalawang sasakyan doon sa tapat ng tatlong mga sabungiro at mayroong bumaba na limang mga kalalakihan. At pagkatapos, sumunod naman na bumaba ang isa na halatang mayaman base na din sa suot nito. At sa tingin nitong si Lolo Maxi, ito ang namumuno sa mga kalalakihan. Patuloy lamang sa paglalakad itong si Lolo Maxi. Ang buong akala niya kasi na magkakakilala ang mga ito. Kaya tahimik na naglalakad ang matanda papunta doon sa kanyang pakay. Ngunit nang mapatapat itong si Lolo Maxi sa mga ito, rinig niyang parang nagmamakaawa na ang tatlong mga sabungiro. Kaya nagulat itong si Lolo Maxi. Habang naglalakad, pasimpleng sinulyapan niya ang mga ito. Nagulantang ang matanda sa kanyang nakita dahil nakatutok na pala ang dalang mga baril ng mga kalalakihan doon sa mga sabungiro. At wika ng isang parang namumuno sa mga ito. Diba sinabi ko na sa inyo na sa susunod na kalabanin ninyo ang aking mga tauhan doon sa sabungan, malilintikan kayo sa akin. Ayaw nyo talagang magtanda at madala. Ngayon, hindi na kayo muling makakapanabong pa. At pagkatapos, walang ano-anong pinaputokan ito ang tatlong mga nagmamakaawang mga sabungiro. Napasinghap itong si Lolo Maxi. Ano itong mga nasaksihan niya?
sino ang mga armado ng mga baril. Ilang segundo lamang ang mga nakalipas, nakabulagta na ang tatlong mga sabungero at walang mga buhay na ang mga ito. Dito pa napansin ng mga kalalakihan ang pagdaan ni Lolo Maxie sa kanilang likuran. Huwi ka agad nung isa. Boss, may saksi. Sabad naman ng isa sa mga ito. Wala yan. Matanda ang isang iyan at uugod-ugod pa na imposibleng mamukhaan tayo ng matandang ito. Ngunit bumaling ang titig ng namumuno sa kanila sa kanyang direksyon at napang-abot ang kanilang mga paningin. Mas lalong nagulantang ang pagkatao ni Lolo Maxie dahil kilala niya ang pinuno ng mga ito. Hindi siya maaring magkamali. Ang taong ito ay walang iba kundi ang kanyang pinagkakatiwalaan noong unang mga taon. Ang taong nag-traidor sa kanya, itong si Apollo. Ngunit hindi na nakikilala nito si Lolo Maxie dahil nga malaki na ang ipinagbago ng hitsura ng matanda. Ilang taon na din kasi na nagkakahiwalay ang mga ito. Mas tumanda na ang hitsura nitong si Lolo Maxie. Hindi na ganon kaganda ang balat nito. Sunog na ang balat dahil nga sa mga gawain sa bukid. Namumuti na din ang buhok nito at mga balbas. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, nakaramdam ng panganib itong si Lolo Maxie. Alam niyang hindi siya bubuhayin ng mga ito. Rinig niyang wika nitong si Apollo. Wala akong pakialam kung matanda ang isang iyan. Pangamba iyan sa atin. Kailangan na walang iwan na saksi. Patayin niyo ang isang iyan. Kaya mabilis nang nag-uusal ng mga orasyon ang matanda. Ilang sandali pa, ang tatlong kalalakihan na mabilis na naglalakad para lapitan sana itong si Lolo Maxie para patayin. Biglang napayuko ang mga ito at napahawak sa kanilang mga ulo. Nahihilo bigla ang tatlo at sa kanilang paningin parang umiikot ang buong paligid. Ang dalawa pa nga sa mga ito napaluhod na ng tuluyan sa lupa. Nagulat itong si Apollo sa mga nangyayari. Hindi niya inaasahan ang gagawin ng matanda. Pati kasi siya nakaramdam din ng pagkahilo. Mabilis na ikinumpas nitong si Apollo ang kanyang isang kamay at bumuka-buka agad ang kanyang bibig. Nag-uusal ng mga orasyon itong si Apollo para wasakin ang ginawang orasyon ng matandang si Lolo Maxie. Batid nitong si Apollo na ang matandang dumaan sa lugar na iyon ay may tangan na kaalaman. Kaya nang matapos na nitong si Apollo ang kanyang ginawang mga orasyon, biglang bumalik ang normal na pakiramdam ng mga ito. Nawala na ang pagkahilo na naramdaman nila kanina. Ngunit kasabay noon, nawala na din itong si Lolo Maxie doon sa kinatatayuan ng matanda. Napamura na itong si Apollo at mabilis na tumakbo doon sa kabilang bahagi ng daraanan. Malalagong mga talahiba na ang nandoon, kaya mahirapan siyang makita at masipat kung sakaling doon nagtatago ang matanda. Hindi din niya maramdaman ang pwersa nito kung sakaling mayroon nga itong tangan na kakayahan. Ilang sandaling sinipat-sipat nila itong si Lolo Maxie. Ngunit nawala na talaga doon ang matanda. Wika nitong si Apollo. Putsa na matandang iyon. Maaring nakikilala na niya at natandaan ang ating mga hitsura. Ngunit kailangan na natin makalis agad sa lugar na ito. Baka may mga nakakarinig sa mga putukan kanina. At pagkatapos, nagmamadaling sumakay na ang mga ito doon sa kanilang sasakyan at pinasibad na ito papalayo doon sa lugar. Habang itong si Lolo Maxie, naglalakad na ito doon sa kabilang bahagi, papunta doon sa bahay ng kanyang kaibigan na si Usting. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, nag-iinit ang katawan
ng matanda. Pagkakita nito kay Apollo, lalo na ang ginawa nito sa mga tatlong sabungero, sa tingin ni Lolo Maxi, mas lalong nagiging masama pa yata ito ngayon. Nanariwa na din ang kanyang mga alaala na sobrang napakasakit tungkol sa taong ito. Sa tingin ni Lolo Maxi, hindi ang araw na ito ngayon ang huling pagbaba niya ng patag. Sa tingin niya, mukhang masusundan pa ito ng maraming pagkakataon. Ngayong nakita niya itong si Apollo, muling nanumbalik ang kanyang galit sa taong ito. At ngayon na may tanga na siya ng mga kakayahan, kaya na niya itong labanan ng harap-harapan. Patuloy lamang sa paglalakad itong si Lolo Maxi hanggang sa marating ang bahay nitong si Usting. Tamang-tama naman ang kanyang pagdating. Nasa maliit na kubo itong si Usting at may mga ginagawa ito doon. Ang maliit na kubo na ito ang kanyang nagsilbing pagawaan ng mga itak. Pagkakita nito kay Lolo Maxi, nagiging malapad agad ang mga ngiti. At pagkatapos, tumigil na muna ito sa mga ginagawa at hinihintay ang paglapit ng matanda doon sa kanyang kinaroroonan. Makalipas ang ilang mga sandali, wika agad nitong si Usting. Kaninang umaga pa ako naghintay sa iyo, Lolo Maxi. Kahapon ko pa natapos ang ipinagawa mong itak. Natitiyak kong magugustuhan mo ang talim nito. Ganun ba, Usting? Sige, tingnan ko nga ang bago kong itak. Pangiting-ngiti pa itong si Usting habang may kinuha itong itak doon sa loob ng kubo. At pagkatapos, inabot ito kay Lolo Maxi. Wikang muli nitong si Usting. Tara, Lolo Maxi, doon tayo sa may upuan na lantay. Natitiyak kong mapanganib ang itak na iyan sa mga kampo ng kadiliman. Habang ginagawa ko ito, Lolo Maxi, may mga ipinahid pa akong mga katas ng halaman na mimosa. Kaya siguradong sobrang epektibo niyan sa mga nilalang na may tangan sa kaliwa. Ilang minutong nag-uusap ang dalawang magkakaibigan. Pagkatapos na maibigay ang kabayaran sa pagpapagawa na iyon ni Lolo Maxi, nagpaalam na ito kay Usting at bumalik na doon sa kanyang kubo sa bukirin ng Kang Aluwang. Sa hapon na iyon, may mga ginagawang ritual itong si Lolo Maxi na mga pangharang sa buong paligid ng kanyang kubo. Ilang gabi nang may mga nagpaparamdam sa kanya sa paligid ng mga kampo ng kadiliman. Kaya paghandaan niya ito ngayon sa darating na gabi. Nagpapakain muna ng baboy at mga manok itong si Lolo Maxi. Pagkatapos, nakaupo ang matanda doon sa gilid ng kanyang kubo, doon sa may upuan na lantay. Pakagat na ang dilim dahil mag-alasays na ng gabi. Naiisip pa rin itong si Lolo Maxi ang mga nangyayari sa kanyang buhay nitong mga nagdaang mga taon. Iniisip na din niya ang kanyang mga dapat na gagawin sa muling pagbaba ng patag. Simula na niya ang paniningil sa magkakapatid na sina Apollo at Mara. Ngunit naputol ang kanyang pagmuni-muni nang may maramdaman siyang kakaibang pwersa sa buong paligid. Mabilis nang nagpalingon-lingon itong si Lolo Maxi sa buong paligid ng kanyang kubo. Hindi galing sa mga aswang ang kanyang naramdaman na pwersa. Hindi niya ito mawari kung galing ba sa mga engkanto. May mga naging kaibigang engkanto rin itong si Lolo Maxi sa lugar na ito. Ngunit kilala niya at alam niya agad ang mga pwersa ng mga ito. Ang kanyang naramdaman ngayon ay hindi galing sa kanyang mga kaibigang mga engkanto. Dahan-dahan ang tumayo itong si Lolo Maxi at naglalakad na ito paikot doon sa kanyang kubo. Sinipat-sipat niya ang buong kapaligiran hanggang sa nakita niya ang isang maliit na nilalang doon sa unahan. Nasa gilid ito ng kanyang mga taliman ng mga gulay.
Nagtataka itong si Lolo Maxi. Medyo nagliliwanag kasi ang katawan ng nilalang at kitang-kita niya ito sa gitna ng kadiliman. At unang beses na nakita niya ito sa bukirin na iyon. Hindi din niya mawari kung anong klaseng engkanto ang kanyang nakikita. Nag-uusal ng matigalbo itong si Lolo Maxi. Nagkarga na din siya ng mga usal sa kanyang isip kung may gagawin man ang engkantong ito sa kanya na masama. Agad niya itong igapos at huhulihin. Dahan-dahan nang naglalakad itong si Lolo Maxi papunta doon sa kanyang gulayan. Alam niyang naramdaman na ang kanyang ginawang paglapit doon sa nilalang. Ngunit nanatiling nakaupo lamang ito doon sa gilid ng kanyang gulayan at hindi man lamang humarap ito sa kanya. Hindi rin ito gumagalaw. Ikinarga na nitong si Lolo Maxi ang kanyang dasal sa kanyang palad. Uunahan na niya ang engkanto at huhulihin na niya. Ngunit hindi pa niya natapos ang kanyang mga ginagawang mga usal. May narinig siyang apat na mga magkakasunod na mga tigtilaok ng mga manok. Ngunit tiyak niyang hindi iyon galing sa mga engkanto. Nang galing ito doon sa unahan, doon sa mga kakahuyan. Napalingon itong si Lolo Maxi. Wala kasi siyang alagang manok na panabong. Lahat kasi ng kanyang mga manok na tandang agad niyang kinakatay bago pa lalaki ang mga ito. Ilang segundo ang mga nakalipas. Hindi na muling tumilaok pa ang manok doon sa kakahuyan. At nang ibaling niya ang kanyang tingin doon sa engkantong nasa tabi ng kanyang mga gulayan, nagulat itong si Lolo Maxi dahil biglang naglaho na ito doon. Hindi na din niya maramdaman pa ang pwersa nito. Sa isip ng matanda, maaaring pinaglalaruan lamang siya ng mga engkanto. Hindi lamang mga aswang ang nagkakaintiris sa kanya. May mga engkanto pa. Ang ginawa nitong si Lolo Maxi, tumalikod na ito at mabilis nang naglalakad pabalik doon sa kanyang kubo. Ngunit habang papalapit ang matanda doon sa kanyang kubo, agad niyang naaninag ang parang isang bulto ng tao na nakaupo sa bubong ng kanyang kubo. Napatigil sa paglalakad itong si Lolo Maxi. Batid niyang kalaban at kampun ng kadiliman ang kanyang nakikitang nilalang. Ngunit ang kanyang ipinagtataka kung bakit wala siyang naramdaman na pwersa galing doon sa nilalang. Hindi niya dala ang kanyang bagong itak. Tanging armas niya ang kanyang mga orasyon at ang isang maliit na punyal na nakasuksok sa kanyang tagiliran. Ngunit ganun pa man, sa tingin ng matanda, sapat na ang mga ito para talunin ang nilalang na nagpapakita sa kanya. At ilang sandali pa, nakita niyang gumalaw ang nilalang na nakapatong doon sa bubong ng kanyang kubo. At sa isang iglap, biglang tumalon ito pababa sa lupa. Tumalon ito doon sa harapang bahagi ng bahay nitong si Lolo Maxi. Nakaharap ito sa kanya at sumingasing. Ngayon, naaninag na ni Lolo Maxi ang hitsura ng nilalang. Di hamak na mas malaki pala ito kumpara sa kanya. Kumikislap na ang mga matatalas nitong mga kuko at mariin na nakatitig ito sa kanya. Kita nitong si Lolo Maxi ang namumula nitong mga mata. Umaangil ito na parang takam na takam sa kanya. Humanda na itong si Lolo Maxi. Sa tingin niya, mukhang mapapalaban siya sa halimaw na nasa kanyang harapan. Nag-uusal na itong si Lolo Maxi ng mga usal at ilang sandali, inihanda na din niya ang kanyang dalang punyal. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang umigpaw na ang nilalang na nasa kanyang harapan at mabilis nang sumugod ito sa kanya. Gumulong agad itong si Lolo Maxi at walang pakialam ito kung batuhan man ang kanyang kinatatayuan. Ang mahalaga ngayon,
makaiwas siya at makailag sa mabangis na nilalang na papasugod na sa kanya. Iwinasiwas niya ang hawak nitong punyal. Ngunit biglang umigpa muli na naman ang nilalang, papa-ataking muli ito sa kanya. Wala nang magagawa pa itong si Lulu Maxi. Hindi na siya makakailag pa. Kailangan niyang labanan na ito ngayon ng harapan. Sinipat nitong si Lulu Maxi ang maaaring kahinaan ng nilalang. Ngunit sadyang napakabilis nito na agad na napunta sa kanyang harapan at sinikwat agad ang matanda ng mga kalmot. Tinamaan sa dibdib itong si Lulu Maxi. Ngunit kasabay naman doon, naiwas-iwas niyang muli ang kanyang hawak na punyal at tinamaan naman sa braso ang kalabang nilalang. Kaya medyo napatras ito at napaangil. Ramdam agad itong si Lulu Maxi ang pangingirot ng kanyang natamong sugat sa dibdib at ramdam niya ang mainit na likido na lumabas sa kanyang sugat. Ngunit kailangan na magpakatatag itong si Lulu Maxi. Alam niyang hindi niya ito masyadong nasaktan. Umaangil ng napakalakas ang nilalang at pagkatapos muling dinaluhong na itong si Lulu Maxi. Kumikislap ang mga matatalas nitong mga kuko sa gitna ng kadiliman. Iniumang na ng matanda ang kanyang punyal. Sa kanyang isip, kung mamamatay man siya, dapat na isabay niya ang halimaw na ito sa kamatayan. Ngunit bago pa maabot itong si Lulu Maxi ng halimaw, biglang mayroong isang napakabilis na liwanag ang dumaan sa paligid at papunta ito doon sa halimaw. Sobrang bilis nito na parang wala pang isang segundo nang tamaan ang nilalang na paungol ito ng napakalakas at bumagsak na parang tinamaan ng napakalakas na sapak. Pagkatapos, umaangil na ito at namimilipit sa sobrang sakit. Makalipas ang ilang mga segundo, tumakbo na ang nilalang papalayo doon sa paligid. Mabilis itong tumalilis doon sa kakahuyan at biglang nawala na lamang ito sa paningin ni Lulu Maxi. Takang-taka ang matanda. Palaisipan sa kanya kung sino ang isa pang nilalang na tumulong sa kanya ngayon. Nagpalingalinga sa paligid agad itong si Lulu Maxi. Hinahagilap niya ang nilalang na maaring nasa paligid lamang ang tumulong sa kanya. Ilang sandali pa, may nakita siyang isang nilalang ang lumabas doon sa isang puno ng kahoy na nasa kanyang gilid. At agad niyang namukhaan ang itsura nito. Ito ang nilalang na nakita niya kanina doon sa gilid ng palayan. Batid ni Lulu Maxi na isa itong engkanto. Ngunit habang kitang-kita na niya ang pagmumukha nito, parang pamilyar sa kanya ang nilalang na ito at parang nakita na niya ito ng ilang beses. Hanggang sa nagiging malinaw na sa kanya ang lahat, ang kanyang kaharap na nilalang ay ang kanyang matagal ng gabay na iniwan siya noon dahil nga sa kanyang mga pagpapabaya sa kanyang mga tangan at sa paggawa ng mga kasamaan. Nakakasilaw ang liwanag galing sa katawan ng nilalang. Habang naglalakad ito papalapit kay Lulu Maxi, napayuko ang matanda. Ang nilalang na kanyang kaharap ay ang kanyang gabay na prinsipe ng mga mandirigmang pulahan na mga diwindi. Malakas ito at ang nilalang na ito ang nagbigay sa kanya dati ng isang kakayahan para makamtan ang karangyaan. Nagpapasalamat itong si Lulu Maxi sa kanyang dating gabay. Hindi makapaniwala ang matanda na muling magpapakita ito sa kanya at tinulungan pa siya. Umabot din ng mahigit sa kalahating oras ang kanilang usapan hanggang sa maglaho na ito sa kanyang harapan. Mabilis nang pumasok sa loob ng kubo itong si Lulu Maxi para magamot ang kanyang sugat sa dibdib. Habang ginagawa ito ni Lulu Maxi, iniisip niya ngayon ang sinabi ng kanyang gabay. Ayon kasi nito, may ibibigay ito sa kanya
na makakatulong sa kanya para muling makabawi at aasinso sa buhay. Kinabukasan, nagising ng maaga itong si Lolo Maxi nang may marinig na naman ito ng tiktilaok ng manok sa labas ng kanyang kubo. Kaya mabilis itong tumayo at sumilip agad doon sa kanyang bintana at nakita niya ang dalawang panabong, isang kulay pula at isang kulay puti. Palaisipan ngayon sa matanda kung saan galing ang mga manok na ito dahil hindi siya nag-aalaga ng mga panabong. Kay gara ng hitsura ng mga ito, pumasok agad sa isip nitong si Lolo Maxi ang tungkol sa sinabi ng kanyang dating gabay na prinsipe ng mga duwende na bigyan siya ng makakatulong para mabawi ang lahat ng mga nawala sa kanya. Maaaring ang mga manok na ito ang ibig sabihin manumbalik na siya sa kanyang pagiging sabungero. Lumabas ng kanyang kubo ang matanda at lumapit ito doon sa dalawang mga panabong. Mayroong naramdaman itong si Lolo Maxi na hindi niya maipaliwanag. Nagpalingon-lingon ito sa buong paligid habang binitbit ang dalawang mga manok. Ilang sandali pa, parang nanumbalik na ang kanyang pagkasabik sa sabong. Hinahaplos-haplos niya ang dalawang mga manok habang nakangiti. Sa isip nitong si Lolo Maxi, muling makapanabong na naman siya doon sa patag. Ilang taon na siyang tumigil sa pananabong. At ngayon, hito, hawak na niya ang dalawang mga panabong na mga manok. Sa araw na iyon, agad na gumawa ng kulungan ng mga manok itong si Lolo Maxi. May mga kinuha din itong mga inumin na galing sa mga ugat ng mga puno na pampalakas sa mga ito. Ngunit kahit na nakapagdesisyon na itong si Lolo Maxi na muling bumalik sa pananabong, hindi pa rin mawaglit sa kanyang mga iniisip ang tungkol sa mga gagawin na paghiganti sa magkakapatid na Amara at Apollo. Kinagabihan, hindi inaasahan ng matanda ang kanyang mga naging panaginip. Napanaginipan itong si Lolo Maxi ang kanyang dating gabay na duwende. Sinasabi nito sa kanyang panaginip ang pag-iingat niya sa dalawang mga panabong na bigay nito. Aalagaan niya ito at gagamitin sa pananabong na siyang makapagbalik ng kanyang yaman. Ngunit kailangan din na mag-ingat itong si Lolo Maxi dahil simula nang makalaban niya ang halimaw na umatake sa kanya sa nagdaang gabi, hindi na ito titigil hanggat hindi siya napapatay. Pagising ni Lolo Maxi, agad na tumayo ito at nagpunta sa kanyang pantawan. Nagpapahangin muna ang matanda doon sa kanyang pantawan. Hindi siya makakatulog muli. Balisa ito sa kanyang isipin tungkol sa kanyang mga panaginip. Ano kaya ang pakay ng halimaw sa kanya at bakit gusto siyang mapatay? Doon na sa kanyang pantawan nakaidlip itong si Lolo Maxi hanggang sa pagsapit ng umaga. Makalipas ang ilang mga minuto, mabilis nang bumangon ang matanda at inihanda na ang mga dapat na madalang gamit. Araw kasi ngayon ng Linggo. Ngayong araw, susubukan niyang isasabong ang kanyang dalawang mga manok. Makalipas ang ilang mga oras, matapos na makapag-agahan itong si Lolo Maxi, bumaba na ito ng patag. Ngunit sa tagiliran ng matanda, nakasuksok ang isang patalim na tinatawag na plumingko. Mas mahaba ito sa mga punyal, ngunit mas manipis naman itong tingnan. Sabay kasi ng pagbaba na iyon ni Lolo Maxi ng patag, balak niyang manmanan ang kinaroroonan itong si Apollo. Sisimulan na niya ang kanyang plano at binabalak. Makalipas ang mahigit sa isang oras na paglalakad ng matanda, binaybay na ngayon nitong si Lolo Maxi ang gilid ng malawak na palayan. May mga nakikitang mga tao na ang matanda
na gumagala na doon sa palayan. Malamang nililinis ng mga ito ang mga damong tumutubo kasabay ng mga palay. Kahit na matagal na ang panahon na hindi nakapanabong itong si Lolo Maxi, alam na alam pa rin niya kung saan ang dating kinaroroonan ng sabungan sa bayan ng Kang Alwang. Hanggang sa marating na nitong si Lolo Maxi ang may tumana, marami na siyang nakikitang tao ang nando doon. Tuwing Linggo kasi noon, magkakaroon kasi ng kasiyahan sa lugar na ito na tinatawag na Tapo. Ang karamihan sa mga taong nakatira sa bayan na ito ay magpupunta dito para makisaya. May mga palaruan tulad ng volleyball at basketball. May mga nakahilirang mga kubo na din sa gilid ng tumana na magtitinda ng iba't ibang mga klase ng mga pagkain at mga inumin. Sikat na panindang inumin ng mga ito ay ang tinatawag naman na kinutil na galing naman sa tuba. May mga nakikitang mga nakikisaya na din itong si Lolo Maxi doon sa isang piryahan sa gilid. Sa isip ng matanda, masaya pa rin ang patag at ang bayan na ito hanggang sa ngayon. Wala pa rin ipinagbago. May mga nakikitang mga dayo din ang matanda na nakikisaya doon at nakikilaro. Sa unahan, may mga nakikitang mga tao din na may dalang mga manok itong si Lolo Maxi. At alam niyang mga sabungiro din ang mga ito na tulad niya. At tiyak niyang papunta ang mga ito doon sa kanyang pupuntahan na sabungan. Pamilyar kay Lolo Maxi ang hitsura ng ilan sa mga ito. Dating mga sabungiro na kasabayan din niya noong unang mga taon. Napailing na lamang ang matanda. Kay bilis ng panahon, parang kailan lang nasa lugar na ito noon, itinuring siyang mahalagang tao at marami ang natatakot sa kanya. Ilang sandali pa, tanaw na niya ang sabungan doon sa lugar. Nakatayo pa rin ito doon sa dating kinatatayuan ito noon. Ngunit malaki na ang ipinagbago ng sabungan. Kung noon, gawa lahat ito sa kawayan. Ngayon, solido na at konkrito ang sabungan. May mga nakikitang mga sasakyang nakaparada sa gilid ang matanda at may mga sabungirong nasa labas na din ng sabungan. Ang ilan sa mga ito nag-uusap at ang iba naman nagtatapatan na sa kanilang mga dalang panabong. Muling naramdaman itong si Lolo Maxi ang pagkasabik sa sabong. Parang nangangati ang kanyang talampakan na makatapak na doon sa loob mismo ng sabungan. At parang gusto na niyang makasigaw ng adyes, patulo, biya o inilog na kadalasan na maririnig sa ingay sa loob ng sabungan. Sa mga iniisip ng matanda, parang nagbigay pa ito sa kanya ng iba yung lakas. Napabilis ang mga hakbang nitong si Lolo Maxi. Pagdating niya doon sa sabungan, inilibot muna niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Sinariwa muna niya ang kanyang alaala. Ngunit ilang sandali pa, nabaling ang atensyon ng matanda doon sa mga malalaking larawan na nakadikit sa gilid ng sabungan. Kilala niya ang mga larawan na iyon kay Apollo. At base sa mga nakita at nababasa na mga nakasulat sa ilalim ng mga larawan itong si Apollo, nagpapasalamat ang bayan dahil sa ginawang pagtulong sa pagpapaayos sa sabungan na iyon nitong si Apollo. Nawala ang mga ngiti ni Lolo Maxi at ilang sandali pa, umikot muna ang matanda doon sa sabungan para makahanap ng makakalaban. Marami din agad ang mga kumausap kay Lolo Maxi bago kasi ang kanyang mukha doon sa lugar. Kaya tingin ng mga ito, dayo ang matanda. Walang nakakakilala na nitong si Lolo Maxi doon sa sabungan dahil nag-iba na ang hitsura nito. Marami na din ang nakipagtapatan kay Lolo Maxi. Kaya makalipas lamang ang ilang mga sandali, may nakatukang kalaban na
ang kanyang dalawang mga dalang panabong. Unang ilalaban niya ang manok na ubis. Tuluyan nang pumasok sa loob ang matanda at mas lalong nalulula ito doon sa loob ng sabungan dahil sa sobrang ganda na nito na hindi tulad ng dati. Nakakapangilabot din ang mga sigawan doon sa loob ng sabungan na ilang taon nang hindi narinig ni Lolo Maxi. Napukaw ang kanyang pag-iisip nang magsalita na ang isang tao sa kanyang likuran. Susunod na ang kanilang sultada ng kanilang manok. Kaya inihanda na ni Lolo Maxi ang kanyang panabong na ugis. Kinuha na din niya ang pirang dala na pinag-ipunan niya ng ilang mga taon. Wala namang masyadong gastusin doon sa kanyang bukirin. Bukod sa marami siyang mapagkukunan ng makakain sa kanyang mga gulay, mayroon din siyang maliit na palayan na tamang-tama lamang para sa kanya. Marami agad ang mga nakapansin sa dalang manok ni Lolo Maxi. Marami ang mga humahanga dahil nga sa gara ng tindig nito. Matapos ang kasalukuyang mga sultada, nagsisimula na ang pustahan para sa laban ng manok nila ni Lolo Maxi. 4,000 ang dala ngayon ng matanda. Ipinusta niya ang 3,000 sa laban na ito at ang 1,000 inihanda niya para sa manok na pula kung sakaling matalo ang kanyang panabong na ugis. Kahit na alam niyang bigay ang mga manok na ito ng kanyang gabay na duwindi, kailangan pa rin niyang makakasiguro. May mga pumupusta din naman sa kanyang manok, kaya natuloy din ang bakbakan ng kanilang sultada. Malaki kasi ang pusta sa kabila, kaya medyo natagalan itong si Lolo Maxi na matapatan ang pusta ng kalaban. Mabuti na lamang at may mga naniniwala sa kanyang manok. Nasa loob na ng luna sa kasalukuyan itong si Lolo Maxi. Hawak ang manok na ugis. Nilalagyan na ito ng tari, pati na rin ang kabilang bahagi na makakalaban ng manok nitong si Lolo Maxi. Makalipas ang ilang mga sandali, nang matapos na napagtukain ang kanilang mga manok, simula na ng bakbakan. Sabik na nabitiwan ni Lolo Maxi ang kanyang bagong alagang panabong na ugis. Sabay sa pagsigaw ng dalawang banyagang salita at wika nitong si Lolo Maxi, "Ugish, huwag mo nang pagbibigyan pa ang iyong makakalaban. Patayin mo na agad iyan." Nagsimulang umingay na din ang sigawan ng mga sabungiro na nakapusta sa manok nitong si Lolo Maxi at ang mga nakapusta na din doon sa kabila. Mabilis na umaaligid agad ang dalawang panabong sa isa't isa. Ngunit walang inaksayang oras ang manok nitong si Lolo Maxi. Mabilis na umigpaw at inatake ng mga pagpalo ang manok ng kalaban. Walang humpay na pinagpapalo ito ng sunod-sunod ng manok na ugis hanggang sa mapunta ang mga ito doon sa gilid ng luna. Panakanakang gumaganti din ito ng mga pag-atake. Ngunit kalaunan, tuluyang nangingisay na nang mapuruhan ng manok nitong si Lolo Maxi ang kalaban nitong manok. Napapatalon na ang matanda sa tuwa. Kakaiba ang kanyang ramdaman na saya. Sa ilang taon na tumigil na siya sa pananabong, ngayon pa lamang muling naramdaman niyang ang ganitong kasiyahan. Panalo ang kanyang unang laban. Pati ang mga sabungirong nakapusta sa kanyang manok. Napabilib ang mga ito sa lakas at gara ng manok nitong si Lolo Maxi na ugis. Kinakamayan ang matanda ng ilang mga sabungiro. Lumapit ang mga ito sa kanya, lalo na ang mga nananalo din sa labanan at pusta na iyon. Ilang sandali pa, nagpapahinga na muna itong si Lolo Maxi. Medyo malaki na din ang kanyang napanalunan. Wika ng bago niyang kaibigan na nagpakilalang si Rubin. "Ang lakas naman ng manok mo, Lolo Maxi. Anong klaseng breeding ba ang mga ito? At ano ang mga pangkondisyon na ginawa mo sa mga panabong mong ito?"
Napatawa na lamang itong si Lolo Maxie. Sagot naman niya sa kanyang bagong kaibigan. Wala, mga pangkaraniwan lamang ang aking ginawang paghahanda sa mga manok na ito. Ilang sandali pa nang matapos na ang kasalukuyang sultada, oras na naman para ilaban itong si Lolo Maxie ang kanyang manok na pula. Ngunit napalingon ito nang medyo magkagulo doon sa pasukan ng sabungan. Parang nakakita ang mga ito ng isang napaka-importanteng tao. Pansamantalang napatigil ang pustahan sa mga manok nila ni Lolo Maxie at ilang sandali pa pumasok doon ang ilang mga kalalakihan na may dalang mga baril. At kasunod naman ang isang tao na kilalang kilala nitong si Lolo Maxie. Itong si Apollo. Wika agad ng kanyang kaibigan na si Ruben. Andiyan na naman ang taong piste sa bayan na ito. Pabulong lamang ang mga sinasabing iyon nitong si Ruben na parang ayaw nitong may ibang makarinig sa kanyang mga pinagsasabi. Ngunit kahit na pabulong ito, umaalingaungaw pa rin ito sa tainga nitong si Lolo Maxie. Kaya napalingon ito at napatitig sa kanyang bagong kaibigan. Base kasi sa kanyang mga narinig, mukhang hindi gusto nito ang bagong pasok na si Apollo sa loob ng sabungan. Nanatiling tahimik na muna itong si Lolo Maxie. Pinagsabihan na din ito ang bagong kaibigan na si Ruben na siya na muna ang bahala sa pagbibitiw ng kanyang panabong na pula. Ang iniisip kasi nitong si Lolo Maxie, baka mamukhaan pa siya ng grupo nitong si Apollo. Doon na sa sulok ng sabungan, nakatambay ang matanda. Ngayon, mayroon na siyang plano. Balak niyang sundan ang mga ito mamayang gabi. Nagpapatuloy ang mga sultada doon sa sabungan na iyon. Nakamanman lamang itong si Lolo Maxie sa grupo nila ni Apollo hanggang sa pagkagat ng gabi. Nakiusap na itong si Lolo Maxie na si Ruben na muna ang bahala sa kanyang mga manok. Bukas na lamang niya kukunin ang mga ito. Alam naman ng matanda ang bahay nitong si Ruben na nandoon sa gilid ng palayan. Nagtatakang tanong itong si Ruben. Lolo Maxie, sigurado ka ba na ako na muna ang magdadala sa mga manok mo? Bakit? Saan ka ba papunta? May mga mahalagang bagay lamang ako na pupuntahan, Ruben. Bukas ng umaga, pupuntahan kita sa inyo. Napatango na lamang itong si Ruben habang itong si Lolo Maxie nagmamadaling lumabas na ito ng sabungan. Pagkatapos nang makalabas na ang matanda, mabilis na itong nagtago doon sa gilid ng mga nakahilirang mga tindahan. Inaabangan na ngayon nitong si Lolo Maxie ang paglabas ng grupo nila ni Apollo. At makalipas nga ang ilang minutong paghihintay ng matanda, nakita na niya ang mga ito doon sa kanilang sasakyan. Pagkatapos, pinasibad na ang mga ito papalayo doon sa sabungan. Mabilis nang kumilos itong si Lolo Maxie. Ikinarga na ang agimat ng saging ng matanda. At pagkatapos, mabilis na sinusundan ang mga sasakyan ng grupo nila ni Apollo. Ngunit dahil nga maraming ilaw ang gilid ng kalsada, nakapagdesisyon itong kumuha ng habal-habal ang matanda. Baka kasi makita at masipat pa siya ng mga ito habang sinusundan niya ang sasakyan nila ni Apollo. Makalipas ang ilang mga minuto, tumigil na ang mga sinasakyan ng grupo nila ni Apollo doon sa may medyo may kalakihan na tindahan. Medyo malayo na din sa kabihasnan ang kanilang kinaroroonan dahil nang masipat nitong si Lolo Maxie ang buong kapaligiran, wala na siyang nakitang anumang kabahayan. Tanging ang tindahan na ito ang nakatayo doon sa lugar. At doon naman sa kabilang bahagi ng kalsada, makikita doon ang malalagong kakahuyan.
nang mapansin din ng driver ng habal-habal na ang sinusundan nila ay ang grupo nila ni Apollo. Biglang nakaramdam ito ng pagkatakot. Tumigil na din ito at agad na nagpaalam kay Lolo Maxi. Wala nang magagawa pa ang matanda. Wala nang atrasan ito. Ngayong gabing ito, tatapusin na niya ang taong nagiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nang tuluyan nang makaalis ang sinasakyang habal-habal nitong si Lolo Maxi, mabilis at maingat na umibis ito papunta doon sa kabilang bahagi ng kalsada kung saan nakapwisto at nakaparada ang sasakyan ng grupo nila ni Apollo. Dalawa ang sasakyan ng mga ito. Nakita din itong si Lolo Maxi na mabilis nang nagsilabasan sa kanilang mga sasakyan ang mga ito at pumasok agad doon sa may tindahan. Batid ni Lolo Maxi na isang inuman ang tindahan na pinapasukan ng grupo nila ni Apollo at hindi din pipitsugin ito. Dahil sa pasukan pa lamang, may mga nakabantay ng may dala ng mga baril. Makalipas pa ang ilang mga minuto, nagpasya ang matanda na abangan ang mga kalalakihan doon mismo sa loob ng sasakyan. Matyagang naghihintay doon ang matanda hanggang sa makalipas pa ang ilang mga oras. Nakita na niyang lumabas na ang grupo nila ni Apollo doon sa loob ng tindahan. Masayang pumasok na ang mga ito sa kanilang mga sasakyan. Apat lamang ang pumasok sa sasakyan na pinagtataguan nitong si Lolo Maxi, habang ang anim pa sa mga ito, kasama mismo itong si Apollo, doon naman pumasok sa kabilang sasakyan. Ilang sandali, pinaandar na ng mga ito at pinaalis na doon sa lugar ang kanilang mga sasakyan. Nasa likuran, nakapwisto itong si Lolo Maxi at naghihintay lamang ng magandang pagkakataon para makaatake. Ngunit nang lumiko na ang mga ito, papasok doon sa mga kakahuyan. Nasipat ni Lolo Maxi na papunta ang sasakyan sa isang malaking bahay na nakatayo sa gilid ng mga kakahuyan. Habang mayroon itong matataas na bakod na gawa sa simento. Naisip ni Lolo Maxi na baka isa ang bahay na ito sa mga tirahan nitong si Apollo. Kaya nagbago ang kanyang plano. Hihintayin na niyang makapasok ang mga ito doon sa loob at doon na niya gagawin ang pagpatay sa mga ito. Ilang sandali nang makaparada na ang dalawang sasakyan doon sa loob, agad nang nagsilabasan na ang lahat ng mga nakasakay maliban sa kanya. Ilang minutong nanatiling nakatago ang matanda habang nakikiramdam at makalipas pa ang ilang mga sandali, lumabas na din itong si Lolo Maxi. At pagkatapos mabilis nang nagtatago doon sa mga malalagong mga halamanan. Madilim na ang buong paligid. Tanging dalawang ilaw ang nakabukas sa labas ng bahay. Isa sa likuran, isa naman doon sa may harapan. Kaya medyo may kadiliman pa rin ang buong paligid ng bahay. May nakikitang apat na mga gwardya ang matanda doon sa pasukan ng bakod, habang may nakita din siyang tatlong bantay ang naglilibot sa paligid ng malaking bahay. Kumilos na itong si Lolo Maxi at inaabangan ang maaaring pagdating ng mga bantay sa kanyang kinaroroonan. Ilang sandali pa ang mga nakalipas nang mapatapat na doon sa mga halamanan ang mga bantay. Biglang umigpaw itong si Lolo Maxi. Napakabilis ng kilos ng matanda na sa isang iglap, biglang nasa likuran na ito ng tatlong mga bantay. Bago pa makahuma ang mga ito, napaigik ng isa nang tamaan ng saksak sa likod gamit ang pluminko ng matanda. Napabuga agad ito ng dugo habang bumagsak na sa lupa. Tatlong mga banyagang salita ang sinasambit nitong si Lolo Maxi. Biglang namamanhid ang katawan ng dalawa pang mga gwardya. Napamulagat ang mga mata ng mga ito. Gusto nilang kumilos
Alam nilang may kalaban sa paligid. Kita na nila ang anyo ng isang matanda. Nakita na nila ito sa isang sulok ng kanilang mga mata. Ngunit papano nila ito mabaril ni hindi nga nila maigalaw ang kanilang mga katawan. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, sumunod nang napaigik ang dalawa pa ng tamaan ng mga pagtarak ni Lulu Maxi gamit ang matalas at matalim na plumingko. Pagbagsak ng dalawa sa lupa, agad nang binawian ang mga ito ng buhay. Walang inaksayang oras itong si Lulu Maxi. Agad niyang hinila ang mga bangkay para itago doon sa mga makakapal na halaman. Matapos niyang magawa ang mga bagay na iyon, agad na nagpalingon-lingon sa buong paligid ang matanda. At nang matiyak niyang walang ibang nakakita sa kanya, mabilis na siyang umibis papunta doon sa pasukan ng bakod. Uunahin niyang patumbahin ang mga nakabantay doon. Gamit pa rin ang kanyang tangan na agimat ng saging. Parang singbilis ng hangin lamang ang ginawang pagtakbo nitong si Lulu Maxi. Nakahanda na ang kanyang matalas na plumingko at makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad nang naabot ng matanda ang kinaroroonan ng apat na mga bantay. Wala nang sinayang pa na sandali itong si Lulu Maxi. Pagkarating pa lamang niya doon sa lugar ng mga ito, isang tagpas ang kanyang pinakawalan na tumama doon sa liig ng isa. Agad na sumirit ang masaganang mga dugo galing sa sugat nito. Sinipa agad ito ni Lulu Maxi para mabuwal ito sa lupa at hindi makita kung sakaling may mga lumabas galing doon sa loob ng malaking bahay. Isang segundo lamang na ginawa iyon ng matanda. Kaya ang natitirang tatlong mga gwardya, gulat na gulat ang mga ito sa lahat ng mga pangyayari. Nang maibato na din ni Lulu Maxi ang mga orasyon na pamako, ganon na ganon din ang nangyayari sa mga ito. Tulad doon sa tatlong unang napatay ng matanda, naipako na ang kanilang mga katawan at hindi na nila ito maigalaw pa. Hinagip agad ni Lulu Maxi ang dalawa ng mga saksak sa kanilang mga dibdib. Tigdalawang mga tama ang mga ito na agaran na ikinamatay ng dalawa. At ang isa naman, niyakap ito ni Lulu Maxi pagkatapos sumandal doon sa gilid ng bakod sa labas habang ginigilitan na niya ito sa liig. Sa loob lamang ng isang minuto, patay na ang apat na mga tauhan nitong si Apollo. Walang kalaban-laban ang mga ito sa matanda dahil nga may tangan na mga mutya at kaalaman sa orasyon itong si Lulu Maxi. Ngunit sa mga pangyayaring iyon, biglang napamulat ang mga mata nitong si Apollo. Kakaidlip pa lamang nito nang maramdaman ang kakaibang pag-iinit ng kanyang katawan. Mula pa kanina doon sa sabungan, naramdaman na niya ito. Ngunit hinahayaan lamang ito ni Apollo. Nang muli niya itong maramdaman ngayon, naalarma na ito. Alam niyang mayroong isang nilalang ang nasa paligid ng kanyang bahay na mayroong tangan na kakayahan. Mabilis nang tumayo itong si Apollo at nagpunta doon sa kabilang kwarto kung saan nando doon ang kanyang mga gamit na galing sa aral sa kaliwa. Gagamitin na niya ito ngayon kung sakaling may kalaban man ang nasa paligid na mayroong tangan na kakaibang antas. Ilang beses na itong nagamit ni Apollo doon sa mga ordinaryong tao. Tuwing masaksak niya ang mga ito, sa loob lamang ng ilang segundo, agad nang bawian ng buhay ang katawan ng mga ito. Mangingitim ang katawan hanggang sa parang mga ngamoy asupre ang kanilang mga katawan. Tulog na ang lahat ng mga kasamahan ni Apollo sa loob ng bahay. Ngunit doon sa unang palapag, nando doon ang kanyang limang mga tauhan para magbabantay at doon naman sa labas ng kanyang bahay, nando doon din ang kanyang iba pang mga tauhan na nagbabantay.
sumilip muna sa may bintana itong si Apollo. Mas lalong nag-iinit na ngayon ang kanyang suot na kwintas. Sinipat-sipat nitong si Apollo ang paligid ng kanyang bahay. At hindi na niya nakita pa ang tatlong mga tauhan na naglilibot doon. At doon naman sa may pasukan ng bakod, wala na din siyang nakitang mga tauhan na nagbabantay doon. Kaya masama na ang kutob nitong si Apollo. Mukhang mayroong hindi magandang nangyayari sa paligid ng kanyang bahay. Kaya mabilis na siyang bumaba doon sa unang palapag. At doon sa sala, nakita niya doon ang kanyang limang mga tauhan na nakaidlip ang ilan sa mga ito. Mabilis nang nilapitan ito ni Apollo. Wika niya doon sa dalawang gising. Gisingin ninyo ang tatlong ito. Mayroong kalaban ang nakapasok sa bakuran ng aking bahay. At hindi ito ordinaryong kalaban. Ang gawin ninyo, bantayan ninyo ang loob ng aking bahay. Huwag na huwag kayong lumabas kung ayaw ninyong mapahamak. Ako na ang bahala sa ating kalaban doon sa labas. Hintayin ninyo ako dito sa loob at talasan ninyo ang inyong mga mata. At ilang sandali, mabilis nang tumalilis itong si Apollo papunta doon sa likurang bahagi ng kanyang bahay. Doon sa pintuan sa may kusina, doon lumabas itong si Apollo. Pinatay na din niya ang ilaw sa harapan at likuran. Kaya itong si Lolo Maxie, agad nang napagtanto nito na alam na ng mga taong nasa loob ang kanyang presensya nang makita niyang pinatay ang mga ilaw. Nagtagong muli doon sa halamanan itong si Lolo Maxie habang mariin na nagmamatsyag sa buong paligid. May mga orasyon nang ginamit itong si Lolo Maxie para mas maramdaman niya ang mga maaring paglabas ng mga kalaban galing doon sa loob ng malaking bahay. Alam niya ang kapasidad nitong si Apollo. Alam na niya ang bangis nito bilang manlalason. Maaring magpakawala ito ng lason padala sa hangin. Kaya inunahan na ito ni Lolo Maxie. May kinuha na itong isang bulaklak ng antunga at kinusot-kusot niya ito. Pagkatapos, ipinahid niya sa kanyang mata at ilong ang mga katas nito bilang proteksyon kung may gagawin na lason itong si Apollo. Ngunit makalipas ang ilang mga minutong pagmamatsyag nitong si Lolo Maxie, nanatiling tahimik ang paligid pati na rin doon sa loob ng malaking bahay. Kaya plano ng matanda na akyatin na ang bahay padaan doon sa may beranda. Ngunit nang lumabas na siya sa kanyang pinagtataguan, biglang nakaramdam ng kakaibang pwersa ang matanda at naamoy niya ang parang baho na galing sa isang parang ipot ng ibon. Kanina habang nagtatago pa siya, wala pa ito at ngayon niya lamang naamoy ang kakaibang baho at batid agad ni Lolo Maxie na lason na padala sa hangin ito. At doon sa kabilang bahagi ng bahay, mayroong nakitang isang anino itong si Lolo Maxie na mabilis na umibis. Kaya mabilis na muling nagkubli itong si Lolo Maxie doon sa mga malalagong halaman. Alam at sigurado siya na si Apollo ang isang iyon sa kanyang isip. Ibig bang sabihin, alam na ni Apollo ang kanyang presensya. Ngunit nagtataka itong si Lolo Maxie kung bakit wala itong kasama. Maari bang hindi nito ipinaalam sa kanyang mga tauhan ang kanyang presensya sa paligid at nakapagpasya ito na labanan siya na nag-iisa. Ngunit mas mabuti naman kung ganon, mas malalabanan niya ito na walang sagabal ang nasa isip ngayon ng matanda. Patuloy na nagmanman itong si Lolo Maxie sa paligid. Ngunit ang hindi niya alam, alam na nitong si Apollo ang kanyang pinagtataguan. At ngayon, gamit ang iba pa nitong mga kakayahan, papaatake na ito ng mabilis sa kanya. Sa ilang segundong paglingon-lingon nitong si Lolo Maxie, may nasipat siyang isang anino galing sa kanyang likuran. Napamura ang matanda. Wika nito. Yawa, alam mo na pala ang aking pinagtataguan.
Mabilis nang umigpaw itong si Lolo Maxi palabas doon sa mga halaman dahil nakaamba na sa kanyang likuran ang matalas na hawak nitong si Apollo. Ngunit agad din na napagulong itong si Lolo Maxi dahil nakasunod pa rin sa kanya itong si Apollo habang wika din ito. Sino kang animal ka? Ano ang pakay mo sa amin? Sino ka? Patuloy na pinagtatagpas itong si Lolo Maxi nitong si Apollo. Kaya naisip nitong labanan niya itong si Apollo doon sa labas ng bakuran. Kaya mabilis nang umigpaw itong si Lolo Maxi, paakyat doon sa bakod at pagkatapos tumalon ito doon sa gilid ng mga kakahuyan. Wala ding inaksaya na oras itong si Apollo. Mabilis din itong umigpaw sa bakod ng kanyang bahay hanggang papunta doon sa labas. Ngayon, nakita na nitong si Apollo na nakatayo ang isang matanda doon sa gilid ng kakahuyan sa labas ng kanyang bahay. Nakaharap na ito sa kanya. Hindi pa niya masyadong kita ang pagmumukha ng matanda. Kaya lumapit pa itong si Apollo at muling wika nito. Magpakilala ka. Mukhang gusto mo akong labanan dito sa labas ng aking bahay. Huwag kang mag-alala. Walang nakakaalam sa aking mga tauhan tungkol sa iyo. At kung mayroon man, tiyak kong hindi mangangahas ang mga ito na labanan ka dahil alam kong may mga tangan kang aral at mga gamit na mutya. Habang papalapit itong si Apollo, unti-unting nakikilala na niya ang kanyang karap. Naalala na niya ang itsura nito noong mga nakaraang araw kung saan may pinatay sila na tatlong sabungiro at ang matandang ito ang natatanging saksi sa mga pangyayaring iyon. Ngunit mabilis nga lamang na nakatakas ang matanda at batid nitong si Apollo noong mga oras na iyon na mayroong hawak itong mga kaalaman sa mga orasyon. At ngayon, maaaring nagpunta ito sa kanila at may balak itong masama sa kanya. Ngumiti itong si Apollo. Wikang muli nito. Ah, kilala na kita. Ngayon pagbayaran mo ang ginawa mong pagpatay sa aking mga tauhan. At ang ngiti nitong si Apollo, napapalitan ito ng galit. Sagot naman itong si Lolo Maxi na nakipagtitigan na din kay Apollo ang kanyang dating inaalagaan at binigyan pa ng trabaho at pinagkakatiwalaan sa kanyang mga ari-arian na siyang nag-tridor pa sa kanya. Wika nitong si Lolo Maxi. Talagang kay bilis ng panahon, Apollo. Maaaring hindi mo na ako matandaan dahil na rin siguro sa pagbabago ng aking hitsura. Kilala mo ako noon pa. Kilala mo ako, Apollo. Dahil ako ang taong tumulong sa inyo at ginawan mo pa ng pangtatraidor. Garalgal na ang boses nitong si Lolo Maxi. Para na itong naiiyak o maaaring dahil na rin sa sobrang galit at gigil dahil sa ilang taon na pagtitimpi sa kanyang naramdamang puot sa kanyang karap. Patuloy nitong si Lolo Maxi. Nandirito ako para maniningil, Apollo, sa pagwasak ninyo sa aking buhay. Mukhang buhay din ninyo ng kapatid mong si Mara ang magiging kabayaran. Ngayon, hindi mo pa rin ba ako natandaan? Ilang sandaling napaisip itong si Apollo hanggang sumagi sa kanyang isipan ang tungkol kay Lolo Maximo, ang taong tumulong sa kanila ni Mara noong mga unang mga taon. Ngunit sa kabila ng lahat, nagawa pa rin nilang traidorin ang matanda. Base sa mga pinagsasabi ng matandang kaharap sa kanya, hindi malayong ito nga ang kanilang Lolo Maxi. Nangangatal na sa kaba itong si Apollo. Hindi dahil sa takot sa kanyang kaharap, kundi ang isipin na sa loob ng maraming mga taon, muli itong nagbalik at para patayin sila. Wika nitong si Apollo. Kung ganun, ikaw ba si Lolo Maxi? Kay tagal ng panahon na nawala ka sa lugar na ito at ngayon nagbalik ka. Ang buong akala nga namin
napatay ka na, Lolo Maximo. Ano ang mga nangyayari sa iyo? Sagot naman itong si Lolo Maxi. Mabuti naman ang aking kalagayan simula sa mga taon na nawala ako sa lugar na ito. Dahil sa mga kagagawan ninyo, maniningil na ako, Apollo. Alam kong planado ninyo ang lahat at alam ko din ang hawak mong kapangyarihan na galing sa aral sa kaliwa. Susubukan natin ngayon ang lakas mo. Sa narinig, napatawa na itong si Apollo. Noon, alam niyang mayroong mga malalakas na kakayahan itong si Lolo Maxi. Ngunit naglaho nga lamang ang mga ito dahil nga sa pinagagawang masama din ng matanda. Kung ganon, Lolo Maxi, bumalik na pala ang mga gabay mo. Baka nakalimutan mo rin ang ginawa mo sa iyong dalawang mga anak. Kaya ka iniwan ni Jojo at Josipa dahil nga sa mga kasamaan mo. Kaya sa tuno ng pananalita mo, mukhang napakalinis mo, matanda ka. Hindi namin pinagsisihan ang aming ginawa sa iyo. Tingnan mo ako ngayon. Ako na ang kinikilala at nirerespeto sa lugar na ito. Hindi tulad mo noon na kinamumuhian ka ng halos lahat ng mga tao, pati na ang sarili mong mga anak. Sa narinig nitong si Lolo Maxi, nawala na ito sa kanyang tamang pag-iisip na muuna ng sobra ang kanyang pagkagalit sa tao na kanyang kaharap ngayon. At pagkatapos, bit-bit ang kanyang matalas na flamingo, mabilis na itong umigpaw, papunta na ito kay Apollo. Napakabilis ng ginawa ng matanda. Nasa isang kisap mata lamang nitong si Apollo, nasa kanyang harapan na ang matandang si Lolo Maxi. At agad na iwinasiwas ng matanda ang kanyang bit-bit na patalim. Liig at tiyan agad ang punterya nitong si Lolo Maxi. Ngunit mabilis lamang na nakaatras itong si Apollo. May naamoy din itong kakaibang bango galing sa matanda. Ngayon, alam na niya kung bakit hindi tinatablan ng kanyang palipad na hangin na lason ang matandang ito. Dahil mayroon itong nagawang malakas na panguntra para sa kanyang palipad hangin na lason. Pag-atras nitong si Apollo, agad din na nakasunod sa kanya ang matanda at muling nagpakawala ng mga pag-atake. Muling wika nitong si Lolo Maxi habang umaatake ito kay Apollo. Hula kang kwinta at utang ng loob, kayo ng kapatid mo. Kaya ngayon, matatahimik lamang ang aking buhay kung mapatay ko na kayong dalawa. Sagot naman itong si Apollo na abala sa pagsangga at pag-ilag sa mga atake nitong si Lolo Maxi. Mukhang bumalik na nga ang mga kakayahan mo, matanda ka. Ngunit hindi magiging sapat iyan para talunin mo ako. Ikaw ang aking tutuluyan ngayon. Gumanti ng pag-ulos itong si Apollo na kamuntikan ng tumama sa liig ni Lolo Maxi. Napahinto ang matanda sa pag-atake dahil nakaramdam ito ng kakaiba. Kahit na hindi siya tinamaan sa ataking iyon ni Apollo, parang mayroon pa rin dulot na pinsala ang armas nito sa kanyang katawan. Sinalat ni Lolo Maxi ang kanyang liig at nahawakan niya doon ang tilamsik ng mga lason galing sa armas nitong si Apollo. Kailangan na niyang mag-ingat. Kung matatamaan siya, kahit na daplis lamang, delikado ito para sa kanyang katawan. Ngumiti sa kanya itong si Apollo habang nagwi ka ng Lolo Maxi. Bakit ka naman napatigil at napatitig sa akin? Nakaramdam ka na ba ng kaba? Umatake ka na at nang matapos na ang ating labanan. Sagot naman itong si Lolo Maxi. Huwag kang masyadong kampante, Apollo. Masyado naman yatang malaki ang tiwala mo sa iyong kakayahan. May mga binulong-bulong na orasyon itong si Lolo Maxi. At pagkatapos, mabilis na itong muling umatake.
Ngunit sa mga pagkakataon na ito, mas mabilis na ang mga galaw at kilos ng matanda. Hindi naman nagpakita ng pagkatinag itong si Apollo. Inihanda naman ito agad ang kanyang hawak na punyal at tulad nung una, agad itong iwinasiwas ang dalang armas punterya kay Lolo Maxi. Ngunit kung kanina kamuntikan niya itong matamaan, iba naman ngayon dahil biglang nawala sa kanyang harapan ang matanda at sa isang iglap nakalipat na ito sa kanyang likuran at walang pagdadalawang isip na itatarak na sana ni Lolo Maxi ang kanyang plumingko sa likod nitong si Apollo. Ngunit ganun pa man, mabilis din itong nakaiwas sa atake ng matanda. Hindi ito tinamaan ng kanyang pagtarak. Ngunit agad na pinasundan niya ito ng isang sipa na tumama naman sa dibdib nitong si Apollo. Hindi inaasahan itong si Apollo ang gagawing iyon ni Lolo Maxi. Kaya tumama ang sipang iyon sa kanyang dibdib at pagkatapos tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Ramdam nitong si Apollo ang sakit ng kanyang dibdib. Napamura na ito. Malakas ang sipang iyon ni Lolo Maxi na hindi mulubos akalain na galing ang ataking iyon sa isang matanda. Pilit na tumayo itong si Apollo habang nangangalit na ang mga bagang sa sobrang galit. Punita kang matanda ka. Naisahan mo ako sa mga pagkakataon na iyon. Papatayin na kita ngayon. Habang itong si Lolo Maxi, napamaang ang mga bibig ng matanda. Unang beses na lumapat ang kanyang katawan sa kanyang dating inaalagaan. Masarap pala sa pakiramdam ang makapagpatama sa taong matagal na niyang kinamumuhian. Wika nitong si Lolo Maxi. Tumayo ka. Hindi pa ako tapos sa iyo, Apollo. Nang makatayo na itong si Apollo, walang sabi-sabing bigla itong umatake sa matanda gamit pa rin ang kanyang punyal na punong-puno ng mga lason. Ngunit may mga iniusal ng orasyon itong si Apollo. Nagpabaon na ito ng mga malalakas na orasyon na pangkitil. Kahit nadapis ang pagkatama lamang ng kanyang armas sa katawan nitong si Lolo Maxi, sigurado siyang magbibigay ito ng malalang pinsala sa matanda. Nang makalapit na itong si Apollo, agad itong gumulong at inabot ng mga hampas ang mga paa ni Lolo Maxi. Agad naman na umatras ang matanda at mabilis na yumuko. Pagkatapos itinarak ang matalim na plumingko sa lupa habang nagbabanggit ng mga banyagang salita. Sa ginawa nitong si Lolo Maxi, biglang naramdaman nitong si Apollo na parang mayroong mga puwersa ang nagsilabasan sa buong paligid at umataki ang mga ito sa kanya. Parang nababalot siya ng kakaibang puwersa na naging dahilan para biglang manghihina ang kanyang katawan. Naitukod ni Apollo ang kanyang isang kamay sa lupa at napaluhod na din ang isang tuhod. Nakaramdam siya ng pamimigat ng katawan at paghihirap sa paghinga. Ano ang ginawa mo sa akin, matanda ka? Ang gigil na tanong nitong si Apollo. Sagot naman nitong si Lolo Maxi habang binunot na nito ang nakatarak na plumingko sa lupa. Kung inaakala mo, Apollo, na kaya mo na ako, ay nagkakamali ka. Mas malakas pa ako sa iyo ng dihamak. Walang magagawa ang mga gagawin mong orasyon sa akin. Kaya ko itong harangin at wasakin. Ang lason na pinakawalan mo at ibinaon sa iyong armas ay walang silbi. Paano mo maipasok sa aking katawan ang mga lason kung hindi mo naman ako matatamaan? Napayuko itong si Apollo at napatawa. Wika nito kay Lolo Maxi. Inaamin ko na ngayon, Lolo Maxi, mas malakas ka pa talaga kaysa akin. Tinatanggap ko na
ang aking pagkatalo. Sagot naman ng matanda habang papalapit sa kanyang dating alaga na sa mga pagkakataon na iyon nakaramdam na din ng pagkahabag habang naalala ang mga kaganapan ng mga bata pa ang mga ito at wala pang pumasok na kasamaan sa kanilang mga pag-iisip. Matagal na ang panahon, Apollo. Nangangako ako sa iyong mga magulang na aalagaan ko kayo at hindi papabayaan. Ngunit meron din akong mga mali. Masyado ko kayong binigyan ng luho at pagmamahal na siyang nagiging dahilan para magiging gahama na kayo sa karangyaan at kapangyarihan. Hindi kita papatayin ngayon. Kung taos-pusong magsisisi ka, iwanan mo na ang mga gawain na kasamaan. Ibalik ninyo ni Mara ang mga ninakaw ninyong mga lupain at mga kayamanan doon sa mga taong nagiging biktima ninyo. Napatungo itong si Apollo at wika nito, nagaralgal na din ang boses na parang anumang oras maaaring tutulo na din ang mga luha nito. Ngayon ko naisip ang aking malaking pagkakamali, Lulumaksi. Nagiging garapal ako sa kayamanan hanggang hindi ko na natimbang ang kasamaan sa kabutihan. Kung bigyan mo pa ako ng pagkakataon, Lulumaksi, magbabago na ako. Magsasama na tayong muli ni Mara. Nang makalapit na itong si Lulumaksi, hinawakan na nito ang balikat nitong si Apollo at pagkatapos bumulong-bulong ng ilang orasyon ang matanda. Wika nito kay Apollo. Patatawarin kita, Apollo. Kahit na masakit ang mga nangyayari, magkakamag-anak pa rin tayo. Lahat ng mga kasamaan ay may kapatawaran. Maraming salamat, Lulumaksi. Ang sagot naman nitong si Apollo at pilit itong tumayo na inalalayan naman ng matanda. Ngunit nang tuluyan na itong makatayo, agad itong yumakap kay Lulumaksi at muling wika nitong si Apollo. Patawarin mo ako, Lulumaksi. At ilang sandali, napaigik na lamang ang matanda nang maramdaman ang pagtarak sa kanyang tiyan ng hawak nitong punyal. Wika nitong si Apollo habang nakatitig na sa matandang duguan na ang bibig. Patawarin mo ako, Lulumaksi. Ngunit hindi ko nahahayaan pa ngayon na mabuhay ka pa. Isa kang hangal. Naniwala ka sa lahat ng aking mga kasinungalingan na pinagsasabitanda. Wala na akong pakialam sa iyo. At sino naman ang baliw na ibabalik ko ang kayamanan doon sa mga tao? Gago ka ba? Ganon ba ako kabubo? Hahaha, pasinsyahan na lamang tayo, Lulumaksi. Tanging ang mga matitigas ang puso ang mananalo at manatiling makatayo dito sa mundo na punong-puno ng kasamaan. Ngunit napatigil sa pagtawa itong si Apollo sa kanyang nakita dahil itong si Lulumaksi napangiti na ito na nasa kanyang harapan at tuluyan nang nalusaw ang katawan ng matanda hanggang sa magiging putik ito at humalo sa lupa. Isang malakas na orasyon na panlinlang ang ginawa nitong si Lulumaksi at gulat na gulat itong si Apollo na mayroong magsasalita sa kanyang likuran. Ang tunay na si Lulumaksi, kasabay sa pagsasalita nito, agad na nitong itinarak ang bitbit na pluminko sa likod nitong si Apollo na agad na nagiging dahilan para agaran itong mapasigaw dahil sa sobrang sakit. Wika ng matanda. Ang buong akala mo ba, Apollo, na naniniwala ako sa mga kasinungalingan mo? Ha! Ikaw ang hangal, bubo. Hindi mo na mauulit pa ang mga kawalanghiyaan na ginawa ninyo sa akin. Ngayon, tatapusin na kita. At pagkatapos makailang ulit na pinagsasaksak ni Lulumaksi ang likuran nitong si Apollo hanggang sa bumagsak na ito sa lupa at mawalan ng buhay.
may mga ginagawang orasyon agad itong si Lolo Maxie para tuluyan nang mawala ang mga lason sa buong paligid. Dahil delikado ito sa mga tao kung sakaling may mga magsidatingan. Hinila niya ang katawan ng dating alaga at isinandal doon sa pader na simento. May isinulat pa itong si Lolo Maxie sa pader gamit ang mga dugo nitong si Apollo. Ang mga nakasulat ay babala para sa kapatid nito na si Mara. Mara, huwag kang mag-alala. Isusunod agad kita. At sa ilalim ng mga katagang iyon, nakasulat naman ang pangalan nitong si Lolo Maxie. Wala nang pakialam ang matanda kung malaman ng lahat na siya ang gumawa sa kamatayan nitong si Apollo. Masasama naman ang mga ito at maraming galit sa mga tao na nanirahan dito sa lugar. Ang importante ngayon, napatay na niya ang isa sa mga Judas sa kanya. Sa isip din ni Lolo Maxie, mas mabuti nga na malaman ng mga tao ang kanyang pagbabalik sa lugar na ito na dati siya ang naghahari. Makalipas ang ilang mga minuto, umalis na agad ang matanda papalayo doon sa lugar. Doon na ito dumaan sa mga kakahuyan para siguradong walang makakita sa kanya. Puno pa naman ng dugo ang kanyang kamay. Dumaan ito doon sa mga maliliit na talon at hinugasan ito ang lahat ng mga tilamsik ng dugo. Pagkatapos, doon sa gilid ng batuhan, doon na nagpa siyang magpahinga itong si Lolo Maxie at magpaumaga. Doon naman sa malaking bahay ni Apollo, nagkagulo na ang lahat ng mga kasamahan nito. Nang hindi na makabalik itong si Apollo doon sa loob ng kanyang bahay, nagpasya na ang mga tauhan nito na tingnan ang paligid ng bakuran. Nang hindi nila matagpuan doon ang kanilang pinuno, nagpasya ang mga ito na lumabas na ng bakod at doon nila nakita ang apat na mga bangkay ng mga gwardya. Habang doon sa unahan, nakita nila ang walang buhay na si Apollo na nakasandal doon sa pader na simento. At mas lalong nilukuban ng takot ang mga tauhan nitong si Apollo nang mabasa ang mga nakasulat doon sa may pader. Kilala nila itong si Lolo Maxie dahil nakikita na nila ito noon na laging kasama ni Apollo. Nung unang mga panahon na hindi pa sila nagtratrabaho para kay Apollo. Kilala nila noon itong si Lolo Maxie bilang makapangyarihan at napakatapang. Ngunit nang biglang maglaho ito doon sa kanilang lugar, ang buong akala ng mga ito na patay na ang matanda. Makalipas ang ilang mga sandali, tinawagan nila agad ang kapatid nitong si Apollo na si Mara at ipinaalam ang mga nangyayaring kamatayan ng kanyang kapatid. Pagdating doon itong si Mara, nagulantang ito nang mabasa din ang mga nakasulat doon sa may pader. Hindi siya makapaniwala na si Lolo Maxie ang may kagagawan sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Base sa mga nakasulat sa pader, mukhang siya na ang isusunod ng matanda. Kailangan niyang humanda at mag-iingat sa lahat ng oras. Sabi sa isip nitong si Mara, "Lolo Maxie, pagsisihan mo ang ginawa mong pagpatay sa aking kapatid. Gawin ko ang lahat para mahanap lamang kita at mapatay." Habang hindi na nito napigilan ang pagtulo ng mga luha sa mga mata. Ngunit katanungan ngayon sa kanyang isipan, saan niya hahanapin ang matanda? Batid niyang malakas na ito ngayon. Hindi ganun kahina si Apollo para mapatay agad ni Lolo Maxie sa isang labanan. Tiyak niyang may mga bagong gamit at mga tangan na ang matanda o maaring bumalik na ang mga gabay nito ngayon. Kinaumagahan, maagang nagising itong si Lolo Maxie at agad na nagpunta doon sa bahay ng kanyang bagong kaibigan, itong si Robin. Kukunin na niya ang kanyang mga alagang mga manok. Ang iniisip kasi nitong si Lolo Maxie,
baka mapag-alaman ng mga tauhan nitong si Apollo at Amara na magkakasama sina Rubin at Lolo Maxi sa panalabong. Baka madamay pa ang pamilya ng mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, pagdating ni Lolo Maxi, agad na kinausap nito itong si Rubin at nagpapasalamat. Pagkatapos, umalis na din agad ito at bumalik na muna doon sa kanyang bukirin. Doon sa bukirin ng Kang Alwang. Ngunit saglit lamang ang itinaga niya doon sa bukirin, dahil agad din itong bumaba ng patag para tapusin na niya ang kanyang misyon. Ang patayin ang natitirang Judas na kapatid ni Apollo na si Mara. Bati din niyang sa mga pagkakataon na ito, maaaring naglupasay na ito sa sakit ng mapag-alaman na napatayan niya itong si Apollo. Hindi na dumaan itong si Lolo Maxi doon sa lugar nila ni Rubin. Ang kanyang ginawa, nagpunta ito sa lungsod at nagtanong-tanong doon sa bawat makitang mga tao tungkol kay Mara. Nais nitong si Lolo Maxi na ngayong araw tuluyan na niyang tapusin ang kasamaan ng kanyang dating alaga. Makalipas ang ilang mga oras, alam na niya ang kinaroroonan ng bahay nitong si Mara. Ngunit ayon sa kanyang mga napagtanungan, kadalasan sa mga ganitong oras, doon ito laging nakatambay sa isa sa kanyang mga negosyo. Kaya sa kasalukuyan, naglalakad na itong si Lolo Maxi papunta doon sa lugar na itinuro ng kanyang mga napagtanungan sa kinaroroonan nitong si Mara. Sa mga pagkakataon din na iyon, pinupulong na nitong si Mara ang lahat ng kanyang mga pinagkakatiwalaan na mga tauhan para hanapin at gagalugarin na nila ang buong bayan para makita lamang itong si Lolo Maxi. Ngunit ang hindi alam ng mga ito, papunta na sa kanilang kinaroroonan ang matanda. Ilang sandali pa nang matapos na ang mga ito sa kanilang ginawang pagpupulong, lumabas na ang mga ito ng bahay para makaalis na agad. Kasama nitong si Mara ang 12 mga utusan. Hindi rin basta-basta ang kanyang mga tauhan na ito, dahil bukod sa sanay sa mga labanan at patayan ang mga ito at halang ang kaluluwa, mayroong 2 pa sa mga ito ang marunong din sa mga orasyon. Ngunit makailang hakbang pa lamang ang mga ito papunta sana doon sa labasan ng bakod, napatigil ang ilan sa mga tauhan nitong si Mara na nasa unahan. Napatitig ang mga ito doon sa isang nilalang na nakatayo doon sa tapat ng kanilang labasan ng bakod. Nakatitig ito sa kanilang kinaroroonan. Ang akala nung isang tauhan nitong si Mara na pulubi lamang ito at mukhang nangangailangan ng tulong ni Mara. Hindi na kasi bago sa kanila na may mga pulubing nang hihingi ng tulong. Kaya mabilis na sinabi ito kay Mara para agad na makaalis na ang mga ito. Baka makakaabala pa ang pulubi sa kanilang lakad. Nang tingnan ni Mara ang pulubing itinuro ng kanyang tauhan, tinitigan ito ni Mara ng mabuti. Pamilyar kasi sa kanya ang kulay itim nito na kasuotan. Lagi niya itong nakikita na suot ng taong malapit at lagi niyang nakakasama noon. Tinandaan na mabuti ni Mara ang kasuotan na ito, hanggang sa maalala niya na ang damit na ito ay laging suot noon ni Lolo Maximo. Hindi na niya nakikilala ang matanda dahil sa malaking ipinagbago na ng hitsura nito ngayon. Ngunit tiyak siya na ang matandang nakatayo doon sa may harapan ng bakod ng kanilang bahay ay walang iba kundi si Lolo Maximo. At nakita din niyang matalim ang mga titig ng matanda sa kanya. Parang binuhusan ng napakalamig na tubig itong si Mara. Kakaiba ang hatid ng mga titig nitong si Lolo Maxi sa kanya. Wika agad ng babae nang medyo mahimasmasan na ito. Wika nito sa kanyang mga tauhan.
Hindi pulubing manghihingi ng tulong ang isang iyan. Iyan ang pumatay kay Apollo. Siya, si Lolo Maxi. Humanda na kayo at mag-iingat kayo sa lahat ng oras. Hindi siya ordinaryong matanda. May mga tangan siyang mga kakayahan at kaalaman na aral sa kanan. Pagkatapos na masabi iyon ni Mara, mabilis nang kumilos ang anim sa kanyang mga tauhan. Bit-bit ang kanilang mga armas. Mabilis na lumapit ang mga ito doon sa bakod. Habang ang dalawa naman sa mga tauhan itong si Mara, bumalik agad doon sa loob ng bahay para ipaalam sa mga tauhan ng babae na nasa loob na kailangan na nilang magiging alerto dahil mayroong kalaban sa paligid. Habang sina Mara naman kasama ang anim pang mga tauhan na natiling nakatayo at nakikiramdam. Muling wika nitong si Mara, "Ako ang kailangan ng matandang ito, kaya alam ko na sa akin iyan aatake. Mag-iingat kayo sa lahat ng oras." Inutusan din niya ang mga tauhan na ipahid sa kanilang mga bibig, ilong at mga mata ang laman ng buti ng langis na bitbit ngayon nitong si Mara bilang proteksyon sa mga ito dahil magpapakawala na siya ng mabagsik na lason sa buong paligid at mga orasyon para agad niyang maramdaman kung sakaling papalapit na sa kanya ang matandang si Lolo Maxi. Batid din itong si Mara na malakas ang mga orasyon na tagibulag nitong si Lolo Maxi. Kaya alam niyang maaaring hindi niya makikita ang gagawin nitong paglapit sa kanya. Ngunit dahil sa kanyang ginawang pagpakawala ng mga orasyon, maaaring maramdaman pa rin niya ang matanda. Tahimik na nakikiramdam lamang ang anim na mga tauhan nitong si Mara. Habang ang anim naman na papunta doon sa harapan ng bakod, nakaumang na ang kanilang dalang mga baril. Ngunit itong si Lolo Maxi, mabilis itong naglalakad papunta sa likuran ng bakod. Kaya tumakbo na ang anim na mga tauhan nitong si Mara. Ngunit nang tingnan nila ang pinuntahan ng matanda, gulat na gulat ang mga ito dahil naglaho bigla itong si Lolo Maxi. Nagpalinga-linga ang mga ito sa buong paligid at hinahanap nila si Lolo Maxi. Ngunit wala na talaga. Lumingon naman ang mga ito sa kinaroroonan ni Mara at suminyas na naglaho ang matandang nakita nila kanina. Wika nitong si Mara, "Yawa, naisahan tayo ng matandang iyon. Talasan ninyo ang inyong mga mata at pakiramdam." Habang ang mga tauhan ni Mara na nandoon sa labas ng bakod, patuloy na hinahanap nila itong si Lolo Maxi. Ngunit ilang sandali lamang ang mga nakalipas, biglang umihip ang malakas na hangin doon sa loob ng bakuran ng bahay nitong si Mara. Alam niya ang ibig sabihin nito. Muling wika niya sa kanyang mga tauhan, "Mukhang magsisimulang aatake na ang matandang iyon. Humanda na kayo." Nagpalingon-lingon agad ang mga tauhan nitong si Mara. Ang isa sa mga ito na may kaalaman sa mga orasyon, agad din itong nag-uusal ng mga orasyon na pampalinaw. Ngunit biglang may nakita silang dalawang mga aso ang mabilis na tumatakbo papalapit sa kanilang kinatatayuan. Galing ang mga ito doon sa loob ng bahay nitong si Mara. Ang mga asong ito ay ang mga alaga nitong si Mara. Ngunit agad na nakaramdam ang dalaga ng panganib. Namumula na kasi ang mga mata ng aso at kakaiba ang titig ng mga ito sa kanila na parang takam na takam. Wika nitong si Mara, "Hindi na ang mga asong iyan ang mga alaga ko. Barilin ninyo ang mga ito." Ilang sandaling napatigil ang mga tauhan nitong si Mara. Hindi kasi makapaniwala ang mga ito na papatayin nila ang mga alaga ng kanilang among babae. Ngunit sumigaw na itong si Mara, kaya pinagbabaril na nila ang mga aso. Ngunit lubhang napakabilis ng mga ito at hirap silang mapatamaan ang dalawa.
hanggang sa tuluyan nang makakalapit ang mga ito sa kanila. Dinamba na agad sila ng dalawang aso. Natumba pa nga ang dalawang tauhan ni Mara. Ngunit ang isang antingero na kasama ni Mara, agad na inatake ng mga saksak ang isang aso. Habang itong si Mara, gamit ang kanyang patalim, inundayan din agad ng mga saksak ang isa pang aso. Hanggang sa napatay nung isa ang asong umatake sa kanila. Habang ang aso nakaharap itong si Mara, agad na nagbago ang hitsura at anyo nito at nagiging hitsura ni Lulu Maxi. Wika nitong si Mara. Ang akala mo ba na ganun mo ako kadaling mahuli? Pagbabayaran mo ngayon ang ginawa mong pagpatay sa aking kapatid. Galit at buong lakas na itinarak ni Mara ang kanyang hawak na patalim sa dibdib nitong si Lulu Maxi na naging dahilan para agad na bumulwak ang mga dugo sa bibig ng matanda. Ngunit hindi pa iyon sapat sa sobrang galit nitong si Mara. Makailang ulit na pinagsasaksak niya ang dibdib nitong si Lulu Maxi. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, natigilan itong si Mara. Habang pinagsasaksak niya kasi ang matanda, unti-unting nagbago ang hitsura nito hanggang sa nakita niyang ang kanyang inatake ay walang iba kundi ang kanyang tauhan na nadamba ng aso kanina. Napagtanto agad nitong si Mara na isang malakas at mataas na uri ng paninlang na orasyon ang ginawa sa kanila ng matanda. Pagkatapos, naramdaman na lamang niyang may humawak sa kanyang sentido habang narinig niya ang boses ni Lulu Maxi na may mga binabanggit na mga banyagang salita. Agad na namamanhid ang buong katawan nitong si Mara. Hindi na siya makagalaw at nandilim na ang lahat sa kanya hanggang sa biglang tumakbo itong si Lulu Maxi ng napakabilis papunta doon sa bakod. Pagkatapos, tumalon palabas ito. At bit-bit na nito ang katawan nitong si Mara na hindi na makakilos. Sa bilis ng ginawang iyon ni Lulu Maxi, hindi na nakakilos agad ang mga tauhan nitong si Mara. Hindi nila kasi masundan ang ginawang iyon ni Lulu Maxi dahil sa sobrang bilis. Ang antingero naman na tauhan nitong si Mara dahil may mga tangan din ito, mabilis na kumilos sana ito para sundan si Lulu Maxi na sa mga pagkakataon na iyon, mabilis nang nakatalon ng pader palabas. Ngunit pati ang antingero ay natigilan. Hindi na rin siya makagalaw. Tinamaan na siya ng malakas na pamako na orasyon ni Lulu Maxi. Nagkagulo na din ang mga tauhan ni Mara na nasa labas. Agad na tumakbo ang mga ito pabalik doon sa loob ng bakuran. Ngunit wika ng antingero na nakatakas na ang matandang kalaban at tangay itong si Mara. Kaya mabilis nilang sinundan ang likuran ng bakod. Sumunod na din agad ang grupo ng antingero nang bumalik na ang wisyo sa kanyang katawan. Habang itong si Lulu Maxi, tumatakbo ito papunta doon sa kakahulan at wika niya kay Mara. "Ngayon, Mara, matitikman mo ang aking ganti. Sa gagawin kong ito sa iyo habang buhay mong dalhin ang aking parusa." Lumipas ang ilang mga oras. Hinahanap ng tauhan ni Mara ang babae dahil hindi na nila nasundan pa itong si Lulu Maxi. Hanggang sa makita nila itong nakasandal doon sa isang malaking puno ng kahoy na nasa unahan lamang ng bahay nitong si Mara. Tulala ang babae at hindi kumikibo. Takang-taka ang mga tauhan ni Mara. Buhay pa nga ito, ngunit wala na ito sa katinuan. Hanggang sa napagtanto nila na tuluyang nabaliw na itong si Mara. Patawa-tawa na ito at pagkaraan naman ng ilang sandali, iiyak na naman. Habang itong si Lulu Maxi, habang papalayo doon sa lugar at pabalik na doon sa kanyang bukirin, napaluha na ito dahil na rin sa samot-saring iisipin. Kahit na naipaghigantinan niya
ang kanyang mga masaklap na mga nangyayari sa kanyang buhay. Hindi pa rin maiwaglit ng kanyang isip na ang dalawang ito ay dating kanyang mga alaga at mga kamag-anak. Sa isang banda naman ng kanyang pag-iisip, tiyak niyang matatahimik na siya sa kanyang buhay. Ang huling misyon na lamang niya, hahanapin ang dalawang mga anak at humingi ng kapatawaran sa mga ito. Nais niyang makakasama ang mga ito sa huling mga taon ng kanyang buhay dito sa mundong ibabaw. At muling napatunayan ng matanda na mas mangingibabaw at mananalo pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan.